paano, nauubos lang naman ho yung oras ho doon eh. Yung resource person hindi ho nakakapagsalita eh. Ito, alamin nga ho natin at sa ating DPA, ano nga ba ho yung kanyang bit-bit ho ngayon? Trending ngayon eh. Si Janet Lim Napoles, ikinanta. Si Drilon, natumanggap daw ha, tumanggap ha. Nagmamatsyag sa kapaligiran, inaalam ang bawat kaganapan sa mga ahensya ng pamahalaan, pasasabugin ang bawat isyong may kinalaman sa interes ng sambayanan. Narito na ang nag-iisang DPA, Deadly Public Agent ng Bayan, sa Target On Air. Tata Manuel, ano ba, umamin ba o itinanggi ni Drilon? Nanonood dito sa Facebook Live ng DZME 1530 kHz at of course sa mga nakikinig po sa radyo. Kung matandaan ka, Rex, noong nakaraang buwan, nabanggit po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at natanong na rin si Senate Minority Leader Franklin Drilon. Sabi ni Pangulong Duterte, Senator Drilon, maaari mo bang ipaliwanag, maaari bang sabihin sa taong bayan kung ano ba ang pagkaibigan mo o kaugnayan mo dito kay Janet Lim Napoles at doon sa napatalsik na city mayor ng Iloilo City na si Jed Patrick Mabilog, no? Mahiwaga yan si Mabilog. Matandaan natin ka, Rex, no? Noong mga 2000 bago mo man po nakaupo si Pangulong Duterte, mga 2013 and 14 ay naging sentro po itong si Janet Lim Napoles sa mga investigasyon diyan sa Blue Ribbon Committee dahil nga siya yung humahawak ng mga NGO kung saan pinadaan ng bilyon-bilyong piso po na pundo mula sa Disbursement Acceleration Program at sa Priority Development Assistance Fund. Now, una pong pumutok ito na aba, meron pala silang kaugnayan, meron silang matalik na pagkakaibigan itong si Senator Drilon at si Janet Lim Napoles. Itong lumabas po yung mga larawan na marami pong mga okasyon pala, nagsasama-sama sila sa mga birthday party, sa mga kung ano pa iba mga okasyon dyan po sa may Heritage Park, kung sa may Alamansyon po na mausoleo ang pamilya ni Janet Lim Napoles. At sabi kagad-agad ni Senator Drilon, hindi, just 10 times lang kami nagkita-kita niyan. Hindi naman makakilala kami pero hindi ko alam kung anong negosyo niya. No? At doon nga po at nakita na po natin na sinungaling itong si Senator Franklin Drilon. Kaya nga po siguro nakarating po ito kay Janet Lim Napoles na hanggang ngayon ay nasa loob po ng bilangguan ay sabi ni Janet Lim Napoles siguro ay aba, nakalimutan. Nakalimutan niyo na ako, ipinabilanggo niyo ko at hindi niyo man ako tinulungan. Hindi kung ganun kasama-sama tayo ngayon. At yun nga, sa isang panayam no kay Attorney Larry Gedon, ay inumpisa na ni Janet Lim Napoles na ibulgar ang kanyang mga nalalaman, lalo na po sa kaugnay ni Senator Franklin Drilon. Kasi ang alam ko po talaga, partner yan sila. No? Magkasama sila. At si Drilon nga yung mastermind. Kasama si dating DBM Secretary Butch Abad. No? Sila po yung talagang nagdisenyo itong pork barrels scam. No? At ginamit na nila itong si Janet Lim Napoles. Kaya naman, kasi naman na Carex, itong si Janet Lim Napoles, hindi nga nakatapos ng kolehiyo. No? Paano niya malaman kung paano ipatakbuhin ang ganito kalaking sindikato sa pundo po ng publiko kung wala po siyang kasama na nasa loob mismo ng gobyerno. Kaya ito ngayon, no? Ay aba, sabi niya, ilalahad ko ng lahat, no? At sinabi niya na Senator Drilon, ang naku, napakasinungaling mo. Sabi mo, hindi tayo magkakilala. Bakit ka humingi ng 5 milyong piso? 5 milyong piso sa kanyang pagtakbo noong 2010. At dapat po na i-point out natin, Carex, 2010 ay wala pa po yung pork barrel scam kung saan po na ugnay itong si Janet Lim Napoles. So, ibig sabihin, matagal na silang magkaibigan. Ako, Carex naman, ikaw ba hihingi ka sa tao hindi mo kilala ng ganung kalaking halaga? Ba't kita bibigyan? Hindi kita kilala. Iambag sa iyong kampanya. Kaya dito po, aabangan po natin ito, Carex, dahil naku, malaking pasabog ito ni Janet Lim Napoles. Ako po si Manuel Boy Mejorada, ang inyong Deadly Public Agent,
dito sa target on air ng DZME na 1530 kHz. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagmamatyag sa kapaligiran, inaalam ang bawat kaganapan sa mga ahensya ng pamahalaan. Pasasabugin!